Tito Boy! Hello! Maraming salamat. I'm just happy I'm here. At alam naman ng lahat ng mga kapamilya natin pagdating sa conversations, usapan, mga puso talaga, heart to heart, Tito Boy na talaga yan. And yung pinakaunang-unang interview ko nung lumipat ako sa kapamilya sa ABS-CBN, ang unang umupo sa akin si Tito Boy. Kaya, Tito Boy, thank you very much. Tony, how was that experience? That first interview we had? First, syempre starstruck ako. Feeling ko artista na ako kasi kaharap ko ikaw, Tito Boy. Dahil feeling ko, diba, ay, ito talaga yung mga legit na interview. Pag Boy Abunda na yung kaharap mo, artista ka na talaga. So, hindi pa nagsisink in sa akin. Tapos emotional ako, overwhelmed ako dahil kakalipad ko lang nun sa ABS-CBN. But overall, it was a memorable experience because what I learned from that interview is to never let your emotions talk for you. Matututunan mo pala yon along the way na when you're being interviewed, as much as possible, at try mo ihiwalay ng konti yung emotion mo kasi talagang ma-overwhelm ka. When we talk about childhood, the one memory that makes you sad and the one memory that makes you happy. The one memory that really makes me happy was how simple our life was before. The simpler times. Yung ang saya na namin kapag summer kasi magre-renta lang kami ng video noon. Tama nga yung sinabi nila, the more money that you have, the more problems that you will have. Makes me sad was year 2000. Because? Year 2000 was the lowest point of our family because that was the time where I was laid off dun sa kaisa-isa kong regular show nung nasa GMA ako. That was helping our family's income. My lola died ng August. And then September, yung lola sa daddy side ko, yung lola ko namatay. Tapos yung lola ko sa mommy side namatay din same year. And then that was the year na talagang wala, ang hirap talaga ng buhay. My mom resigned sa trabaho kasi akala nyo nung time na yun, parang, ay, sisikat ang anak ko. Artista na siya. Tapos biglang wala naman akong trabaho. Tapos my dad also, first time din niya na tumakbo nun sa politics, he lost. So that was the year of lost. And when you go back to that memory, ano yung attitude mo ngayon? When you look at 2000, what do you tell yourself now? Ang laki na nang pagbabago ng buhay. You were fired from Eat Bulaga? No, fired from Bubble Gang. Talent lang ako nun, Tito Boy. Na-fire pa ako dahil nag-reforma. Sabi ko, talent na lang, na-fire pa. Okay. 2000 was the year of breakdown talaga. 2001 was the breakthrough. Dahil wow. Na Piolo. Correct. Oh, that's when it happened. You used Tintin. And then you went for Tony. Tintin, Tito Boy, ang first screen name ko talaga. Tapos, Tintin Gonzaga. Oo. Okay. Tapos, ang payat-payat ko noon, alam mo yung mas payat pa ata ako noon kay Maymay. Sobrang payat. So, tapos yung pangalan ko pa, Tintin Gonzaga. So, parang ang daddy ko, parang wala talaga pupuntahan. Pati ang pangalan mo, parang wala kapag-apag-asang mapansin ka. Daddy Bono yung nagsabi nito. Tintin pa yung pangalan. Parang talagang, wala talagang kadat. It was my dad who changed my name. Galing. Okay. Oo. May symbolism pala yun na when you change your name, parang hindi ba, it adds something to you na parang this is the new me. It's my alter ego. Parang I left that, parang yung Tintin kasi sobrang ano nun eh, mahiyain, walang masyadong tiwala sa sarili. Parang she went through a lot of rejections. So medyo bugbog yung Tintin na yun emotionally when she was starting. Mm-hmm. But when my dad changed my name to Tony, medyo mas may confidence na ako noon. Yung kahit nare-reject ka ng konti, pero dahil Tony na yung pangalan mo, parang feeling mo, hindi na nakalimutan ko na yung mga rejection ni Tintin. Take me back to the time when you did that commercial. How was Piolo? Was he kind to you? Pinansin ka ba? Was he welcoming? Alam mo, Tito Boy, hindi ko na maalala kung ano ang naging interaction namin ni Piolo nun. Kasi naalala ko, ang call time ko nun 5 a.m. Tapos, narinig ko si Direk June Reyes. Pagdating daw ng 6, i-roll na tong mga talent. Kasi towards the middle pa darating si Piolo eh. Were you assigned to that line talaga? Were you assigned to that line? O doon lang nag-desisyon si Tito Boy?
ano talaga ako, I was the background girl. Correct. Tapos, parang, ewan ko, siguro, ano, hindi sila na kontento dun sa mga pagsigaw-sigaw ng ibang mga lead na napagpilian. Wala na talagang choice. So, sandali, Tony, so it was not you who were supposed to deliver the I Love You, Piolo. I never got the lead part, Tito Boy. Never ko namang nakuha ang mga lead parts sa mga commercial. Kaya nung I Love You, Piolo, that was just an accident. I vividly remember how it happened. It was a whole day of workshop for different leads that they were trying. Hanggang sa finally, mga siguro alas 5 na ng hapon, napagod na sila magpa-go see ng mga bagong leads. While waiting, they just tested me. Sabi niya, ba't hindi? Alam mo, habang naghihintay, itry itong dalawang nasa likod, Kasi itry mo to, itong isang nakaupo na to. Ito, wala pa nga akong pangalan dun . Ito lang. This girl. Okay. Sabi ko, naku, dun sila nagkamali. Yung pagkakaturo nila sa akin yun. Sabi ko na sa sarili ko, naku, ibibigay ko ng lahat to. Ito lang ang chance ito sa buhay ko. Alam mo, pagkasigaw ko, parang naalala ko pa noon, de sumigaw ako. Tapos may isang nag-chuckle lang dun sa group. Di ba, Tito Boy, may monitor yun? Tapos bigla, may gumanon lang. So sabi ko, balik na lang uli ako sa pagka-support dahil wala naman din nag-react. Babalik na ako sa upuan ko. Pag upo ko sa upuan ko, di ko makakalimutan yun. Lumapit sa akin yung AD, si Direk Merville. Lumapit siya sa akin. Tapos sabi niya, ikaw na daw. Ikaw na yung lead. Nagustuhan ka. Tumakbo ako sa CR, tapos nagkulong ako sa cubicle. Tapos napaupo ako sa side, tapos iyak ako ng iyak. Kasi first time ko naka-experience ng yes. Kasi hindi nila alam that was the very first time somebody accepted me. Kumpara mo nga, very briefly, ano yung showbiz na nakita mo noon at ano yung showbiz ngayon? For me, hindi siya ganun ka-competitive. For me, nung nagsisimula ako, parang talagang enjoy na enjoy lang ako tuwing may guesting, may small na ano. Enjoy na enjoy ako. Tapos towards ng mga ika-10, 15th year mo, parang nakita mo na, grabe naman yung competition. Grabe yung sobrang competitive na mga kasamahan mo. Tapos mapapressure ka na sa sarili mo na, kailangan ako galingan kasi baka anytime, baka bukas wala na ako dito sa industriyang to, baka bukas wala na akong trabaho. So na-miss ko yung, siguro dito ba yung innocence ko sa industriya. That's why I miss the yung mga bago ka pa lang. Kasi wala ka pang alam masyado . So gustong-gusto mo yung feeling na everything was a first. Let's go to the buzz. Ako, I've always wanted to ask you this. Ano yung pumasok sa isipan mo nung sinabing makakasama ka ni Kris Aquino at saka ni Boy Abunda sa the buzz? Mamatay na lang ako ngayon. Parang ikakamatay ko na to ngayon. Yung pressure, Tito Boy, syempre. King and queen of talk. Talaga na natakot ka? Oo, parang, shucks, kasama ko, king and queen of talk. Paano ka makakatok? Now, Tony, that we're looking back, how did you survive Kris and me? Ay, Tito Boy, alam mo naman ang talent ko. I'm a keen observer. Totoo yun. Yun lang ang ginawa ko sa buong buhay ko dun sa The Buzz was just to observe you and watch you. I just watch how you handle a guest. I just watch how you read your script. I watch how you walk on the set. I watch how you stand. Si Ate Kris ang kinukuhanan ko ng entertainment and comedy. Ikaw naman. Were we difficult to work with? You are very intimidating, Tito Boy, but you were never conceited. You were never arrogant. You were very generous on stage. You would always give us space. You would always listen to our opinion. I always felt, at ease. That's good. I was worried. There were certain points when I would talk to the staff. Sabi ko, alalayan yung Tony, ha? Because, we've been doing the bus for quite a while. And just ko, yun ang aming buhay. Sabi ko, alalayan yun dahil I wouldn't know personally how the girl would be feeling her way through the show. So, panoorin nyo kung saan nahihirapan, saan madali sa kanya, because I want her to feel comfortable. Meron ka pa bang mga insiguridad, Tony? As we talk, as you celebrate your 20th, ano? Lagi may question ng ganun, Tito Boy. Am I still good enough to do this? Am I still capable of doing this? Should I still be doing this?
laging may questions of ganun. I think you will never get to a point na I'm so secure of myself. That's the end of it. Kasi that the moment that you feel that you know it all, you have it all, is the moment you stop learning. Tony, 20 years, you're still on top of your game. Pero may mga moments ba na natatakot kang malaos? When I was younger, Tito Boy. You have that. Kasi diba that was, malalaos ka, laging yun ang panakot sa'yo eh. Malalaos ka pagka ayaw mong tumanggap ng trabaho or pagtatanggi ka sa isang gig or pag hindi mo ginawa to, malalaos ka. Sige ka, mawawalan ka ng fans. Laging yun ang panakot sa'yo when you're younger. And then as you grow old nga, Tito Boy, you choose the people you will listen to. Tama. Pinili ko na. Sabi ko, hanggang sa mapapagod ka eh, sasabihan ka, ay nako, malalaos ka. Tapos bigla ka nalang magsasalita sa sarili mo. Oh, eh, di malalaos talaga. Inevitable naman yan eh. There will be a season where it's not your season anymore. And you have to be comfortable with that. You have to accept that. Yung pagiging laos, it's a matter of how you look at it eh. People can look at you as, di ba, usong-uso yan sa mga tao ngayon. Ano ba yan? Laos na naman yan, di ba? Pero kahit hindi naman laos yung tao, tinatawag nila, laos na yan. Pero, ha? Bakit siya laos? Nandyan pa siya? May mga trabaho pa siya, pero in their eyes. I guess yung pagiging laos is a matter of the audience perspective about you and where you are in life. I hear you. Dahil, in effect, you're also trying to say na, you know, the one immutable law in the business is that nobody lasts forever. Yes. No, may one. Seasons. Yeah, seasons. One will come about to be able to do your job, hindi man kasing galing o mas magaling, but someone will be doing your job. So when you are able to embrace that, natututo ka, ako natutunan ko, natututo ka to celebrate the now, to embrace the now. Dati takot na takot ako sa konsepto ng laos. Sabi ko, natatakot yata ako kasi that's tantamount to saying na hindi na ako pinapansin, hindi ako kilala, wala na akong trabaho, wala na akong kita. Only for me to realize that maybe the word laos is cruel, has been is cruel. Pero sabi ko, when my time comes, when I'm not doing television anymore, when I'm not doing my talk shows anymore, I should be able to evolve into, I wanna teach, I wanna garden, I wanna be many things. So if being laos is being irrelevant in a certain, you know, in a certain industry, then so be it. I embrace that. I don't welcome it. But it is a truth, no matter how painful it is, that experience is. But that is real. Nakakatakot, but I live with it. Pero itong pandemya, Tony, what has this taught you? I guess the biggest learning in this pandemic is perspective. Yung shift ng mindset mo. What really matters, what you really value. Because everything was stripped down. Everything was stripped away from us. Walang artista, walang status sa buhay. You are not exempted from getting COVID. You are not exempted from experiencing the economic crisis. You are not exempted from the anxiety, the depression, the hurt, the pain, especially with what we've been through in our network. Parang biglang lahat tayo. Kasabay. Parang lahat talaga tayo nagkaisa na sabay-sabay may pinagdaanan yung dagok. And then you will reflect. Nag-reflect ka on what truly matters, what you really value in life. Healthy yung asawa mo, healthy yung anak mo, your family is okay sa bahay nila, makakakain ka kahit papaano, may konti kang ipon to keep you going, to magiging grateful ka. I think the yun ang pinakamalaki na ituro sa atin ng pandemic. From then to now, paano na bagong attitude mo sa pera? Or to wealth, for that matter? Dati talaga, Tito Boy, driven sa pera. Oo. Diba ganun naman talaga pag bata ka, you're driven, you work for money. Okay. Which is wrong pala. You don't work for money, you work for your passion. Mas fulfilling pala when you're doing something with a purpose. Rather than just because there's profit. Mas nakakataba ng soul. That's do something that feeds your soul and not your pocket. Correct. But how are you as a businesswoman? Nakuha ko yun sa mami ko.
very meticulous, very conscious sa expenses. How are you doing? How are you doing in your business, Tony? Oh, yeah. Okay naman. Yung Happy Cup, since ang mami ang nagmamanage, so okay na okay siya. But yung everyday, yan, it's a business that I'm doing with my partner, si Winnie, the girlfriend of Paul's brother, si Patrick. This is the bag organizer, right? The bag organizer, the planner. It's a lifestyle brand. So I'm learning the works slowly. Was You Are the One your first rom-com? Yes. It was, no? At kinagat- After The Another's. After The Another's. You Are the One. Directed by Cathy Garcia Molina. Ah, yes. Iba din naman yun. Okay. Yun naman yung na-feel ko na, oh, I'm an actress. Kasi mga pagmamotivate ni Direk Cathy, yung mga eksena. Sam Milby, finally there. So how yes, was- first movie ni Sam after niya lumabas ng bahay dito. Tama. Kumusta siya? Alam mo, ang cute ni Sam nung bago sa showbiz. Napaka-cute. Para akong, para siyang baby na, oh, ganito ang gagawin mo. Ganito. That was one of the most successful tandems. And I hope you get, are you willing to do another movie with Sam in the future? Kasi iba ang dating yung dalawa. Oh. Pag tama, Tito Boy, pag tama naman ang story. And ang material, no? Oo. Lalo na ngayon, na we're both mature, we're both right. Stable. Siguro iba na rin yung maturity namin. At saka iba yung texture siguro ng kwento. The last movie I'd like to talk to you about is Starting Over Again with a great Olivia Lamasan. How was that experience with Olive? Very motherly. Very warm. Nakaka-intimidate siya. Pero mas more mararamdaman mo yung love niya sa'yo sa set. Alagang alaga ka niya. Yung emotional journey ng character, aalagaan niya talaga. What about Piolo? Di kami nag-uusap ng mga first few months of shooting. Kasi parang magulo pa yung aming matimpla yung sarili namin. What broke the ice? When did you start to talk? Inang. Nagpausap sa amin. And then what happened? Ano na siya? Mapang-asap na siya. Lagi na niya akong inaasar. Pagdadating na ako, aasarin na niya ako. Unang kita pa lang namin, umaga pa. 7 a.m., mga aasar na siya. Tony, proseso mo bilang isang artista. Do you go to the line? Do you create a backstory? Do you depend on your director as an actor? What is your process? Before, I was very dependent sa director, Tito Boy. Lagi akong direct, anong gagawin ko? Tapos along the way, dahil may life experiences na, mas natuto na ako kung paano from the heart. Na everything has to come from the heart. So how do you apply that? I mean, you have a line and then you deliver the line. No, I read the script. You read a script. Okay. I read the script. And then I try to internalize it. And I try to say my lines the way I would say it based on how I see the character. Kasi binibigyan naman kami ng freedom ng director eh. Uh-oh. How you wanna attack the role. Congratulations, Tony, on your 20th anniversary. Thank you, Tito Boy. I'm really happy. I'm just gonna ask you some last questions. I am, you know, you've answered this in some of my interviews. I'm Tony Gonzaga and I am? I am Tony Gonzaga and I am resilient. Wonderful. Tony, are you afraid of the unknown? Before, yes. Now, no, I embrace it. Because I've walked into so many unknowns in my life and it led me to where I am today. So I embrace the unknown. I wanted to say this as you celebrate your 20th anniversary. Kasi ang dami natin pinagdaanan dito sa negosyong ito. Maganda, hindi masyado maganda. But you are one of the best people I've known in the business. That comes from the bottom of my heart. Among the many things, I'm grateful for the friendship. I'm grateful for many things. But I am grateful because you are present in my life. And that presence is just so important. And I thank you, Tony. Thank you for all that you are and for all that you do for others, for your family. Thank you for your being kind and for your being a wonderful, good person coming from my heart. Maraming maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Salamat.
the one and only king of top, Tito Boy. My God. I love her.